Ako si Oliver Bugarin ng Livelihood Development Support. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung ano ang tamang panahon at pagkakataon para ang isang empleyado ay maging entrepreneur o mag-start ng negosyo. Sa panahon natin ngayon, hindi advisable at very impractical na ang isang empleyado ay mag-resign at mag-set up ng kanyang business at gagawin niyang full-time yung bagay na yon. Dahil based sa statistics, based sa data at based sa study na konti lang ang mga taong nagsiging successful kung sila ay nagtatayo ng negosyo. Ang ating may advice, ang ating may counsel ay pwede maging successful ang isang empleyado makapag-start ng maliit na negosyo pero hindi niya gagawing full-time. Ang pwedeng gawin ng isang empleyado tamang-tama sa panahon natin ngayon ay ma-identify mo kung ano ang iyong passion at based sa iyong passion, makapag-research ka ng available na opportunity sa internet at based doon, yun ang pwede mong ma-select. Pwedeng gagawin ang negosyo ng part-time habang nagbi-build ka ng learning, nagagawa ka ng mga study at nagagawa ka ng mga plans para kapag dumating sa time na nag-fail ang ating negosyo, hindi malaking risk dahil patuloy pa rin yung ating employment. Ngayon, ano ba yung pagkakataon para makapag full-time na tayo? Pwede na tayo makapag full-time kung at least twice o kaya 3 times na ng salary natin ang nagiging income natin dito sa ating negosyo. At meron tayo mga buffer fund at least 3 to 6 months din na anytime na hindi tayo magkaroon ng income ay meron tayong pang expense sa ating family. At ngayon kung nag-iisip kayo ng opportunity na solution para sa related sa travel o kaya related sa water station o related sa health and wellness, meron tayong mga solution para dyan, just contact me at pwede nating pag-usapan kung ano yung mga right opportunity sa related na field na yan. Maraming salamat sa panonood ng video. Hanggang sa susunod ulit.